Tatagal pa ng hanggang 3 linggo ang mainit na panahon ayon sa PAGASA. Kaya doble ingat pa rin, lalo't ang ilang lugar nakararanas na ng heat index na nasa danger category na o yung nakaka-heat stroke. May report si Marisol Abdurrahman. Tila pansamantalang pahinga mula sa mainit na panahon ang panakanakang ulan sa Metro Manila at Karatig Provincia. Pero sa ibang lugar, nasa danger category ang heat index. Ibig sabihin, pwede itong magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Sa Katarma Northern Samar, umabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Grabing init. Ramdam sa kalapit na bayan ng San Antonio ang init, kaya ang ilang residente sa labas na ng bahay namamalagi. May mga cases po tayo na nagpaint na students. We're advising naman yung mga kababayan natin, if wala naman po talagang importanteng lakad, to take shelter from the heat, especially sa mga peak hours natin, 11 to 2. And we're also reminding everybody to take ample amount of water. Sabi ng PAGASA, mas nararamdaman ang heat index sa mga isla. Dahil sila ay napapalibutan ng dagat, so mas maraming available moisture doon sa kanilang area, kaya mas maraming na-absorb na init at inilalabas ulit na init. Kahapon, umabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na italayan ng PAGASA sa Daet Camarines Norte na nakaharap sa Pacific Ocean. Sa Lapu-Lapu City, 3 preso ang isinugod sa ospital dahil sa heat stroke. Pansamantala silang nagpapagaling sa jail facility clinic. Sa Zamboanga City naman, may estudyante na tumaas ang blood pressure dahil sa init. Maging sa Metro Manila, nakaranas din ang heat index na umabot sa 42 degrees Celsius sa Quezon City. Kaya ang buko vendor na naabutan namin sa kalsada kanina, init na init pa rin kahit nasa lilim na. Pag ganito ba kainit ang panahon, ikaw ba ay nag-iikot-ikot? Hindi na po. Ano na lang ginagawa? Kaya nga ako kasi sobrang init eh. Ayon sa PAGASA, 2 hanggang 3 linggo pa inaasahan na magtatagal ang mainit na panahon. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.